Ahoy! Maulan na snow ngayon dito sa amin. Pauwi na kami ni Lakay. Umuulan na naman ang snow. So, ang kapal na. So, kamustahin mo Lakay mga family mo doon. Ayan, umuulan ang snow. So, mayaman kami sa snow. Mayaman kami sa snow. Ano siya? Pino. Iba tong snow na to kaysa nung pumasyal kami sa Kromlob. Ito, iba yung pagka-pino niya. Ayan, bali yung snow. Naapakan na, nagtutubig. So kailangan doon ka tumapak sa ano, hindi pa natatapakan para hindi mabasa yung sapatos mo. So ayun oh, bahay namin. Ayun oh. Oh, parang haunted house. Oh no. Ay nagmo-moist na yung camera ko. Backyard namin. Tapos ayun yung bahay. Ayun. Oop. Parang haunted house ang bahay namin. Ahoy! Welcome back dito sa ating channel. Ngayon ay Saturday, January 9, 2021. Mag-grocery ako ngayon kasi day off. Tingnan niyo yung kapaligiran. Puro yelo. Sobrang lamig. Medyo umaambo na siya ngayon ng snow. Unti-unti, baka uulan na naman kasi madilim. Pag-uusapan natin ngayon eh, ano ba pagkakaiba ng Europe sa Taiwan. Ay, yung mga sasakyan, no? Cover na ng yelo. At napakadulas ng daan. Para bang yung refrigerator na ano, pagka tumigas na, ganun kadulas. May nadaan na tayong snowman. Ayan. Ayan, no? May snowman. Bali, nakapag-grocery na ako. Tapos na, may binili lang ako dyan sa isang grocery na wala doon sa isang pupuntaan ko ngayon. Pagkakaiba ng Taiwan sa Europe. Unang-una sa klima. Dahil sa Taiwan, para ka lang din nasa Pilipinas. Winter season din sa Taiwan. Kaya lang, lumalamig doon mga bandang December to February. Sagsaga ng lamig doon yung mga January, February. Naglalaro siya sa 10 to 8 degree. Malamig na yon kasi yung simoy ng hangin malamig. Dito naman sa Europe talagang kahit summer malamig pa rin. Ngayon January rito, kasagsaga ng yelo pala rito pagka January. Bali sa ano nga pala sa Taiwan nag i-snow din. Kaya lang ano, hindi sa buong Taiwan. May area lang na nag i-snow. Snow Mountain. So, doon ka makakakita ng snow pagka talagang gusto mong maranasan ang snow kahit hindi ka na pumunta ng Europe o sa mga malalamig na lugar na nagyayelo. Nag-i-snow rin sa Taiwan. Yun nga lang, sasadyain mo. Maganda pumunta rin, ano, grupo kayo para makatipid kayo sa Pamasay dahil may kalayuan din. Dito na ako sa bahay mga master. So, nakapamali na ako. Bumili ko ice cream, hindi ko na siya ilalagay sa ref. Itatry kong ibaon ko na lang para mas tatry natin kung malulusaw ba o ano. So, mag-experiment tayo ngayon. So, ito yung ice cream. So, bali ito ay mura lang, 12.90 kuron. So, tara, ibaon natin sa yelo. So, dito, huhukay tayo rito. Huhukay tayo, huhukay. Okay tayo dyan. Mas babao natin. Yan. Nakabao na. Mamaya babalikan natin yan para kung kakain na tayo. So yan. Nandyan. Pali itong dahon na to. Ito yung palatandaan natin na nandito yung ice cream natin. Itutusok ko. Mamaya babalikan ko after lunch. So nandiyan yung ice cream natin. Sa Taiwan, ano, nagkalat ang mga palengke. Bawat baryo may palengke kang makikita. Hindi katulad dito sa Europe, wala siyang mga talipapa. Supermarket ka makakabili ng mga everyday needs mo.
sa Taiwan kasi sa mga palengke makakabili ka ng mga isda, mga repolyo, ng mga mura. Eh dito, hindi. Supermarket lang. Good morning. I'm vlogging. Yes. I put in my YouTube channel. And this is my friend. Thomas. Magtatapon siya ng basura. Kasama ko sa trabaho. Nakatira dyan sa taas ng bahay namin. So yun ang wala rito, yung palengke, mga talipapa, wala rito. Na nakakamiss. Dahil napakasarap bumili sa Taiwan sa mga palengke. Malaki ang matitipid mo. So yun, hindi natin nakuha yung ice cream natin kahapon. Kasi wala naman tayong time para kainin siya. Pero ngayon, babalikan natin. Titingnan natin yung ice cream kung okay pa. Kung matigas o lumambot. Titingnan natin yung resulta. Tara natin yung ice cream. Kung nandito pa. So ayan, ang lamig. Naka-stepping lang. So ito yung palatandaan natin. Yung dahon. So buklatin natin yung ating ice cream. Ayan. Ah, nandini pa siya. Ayan. Ayan yung ice cream. So one day hindi ko siya nakuha. So Sunday na ngayon, ngayon ko lang makukuha ulit. So ayan. So parang success, matigas pa rin siya. So ito mga master, itatry na natin. Ito yung ice cream na bilang ko sa snow kahapon. Ito yung pinakamurang ice cream dito sa Czech Republic. Ito yung nag-try tayo na ilubog sa inyelo yung itong ice cream. So ito, titingnan natin. Bali, one day siya nakalubog doon sa snow. Nag-experiment ako. So, tingnan natin. So, yun. Matigas pa rin naman siya. Ito yung pinakamurang ice cream dito sa Czech. $12.90. Isang ganito. Malaki na rin siya. So, matigas pa rin siya. Success yung experiment ko na paglulubog ng ice cream sa ano, kaysa ilagay sa rep, nilagay ko sa snow. So okay naman siya. Yun, masarap. Pansin nyo yung mga damit ko na nandiyan kasi mahirap makatiyo. Tinatapat ko lang dito sa heater para mabilis matiyo. Kung bago ka dito sa channel ko at nagustuhan mo itong maiksing video na to, click mo na yung subscribe button at saka yung notification bell para lagi ka updated sa mga video pa natin. Shoutout nga pala kay Criselda, sa mag-asawang Ligot, kay JR, kay Jomar, dyan sa Seske Kromlo, sa mga kabats ko dyan. Kay Lakay Romulo, shoutout. Kita-kita tayo sa mga susunod na video. Ciao!